meron tayong ni-refresh na Joyride 200. Hindi naman maingay makina pero magaspang, no? So sa edad pa lang nitong motor na to, need na talaga ng refresh. 2008 year model. Anong year na po tayo ngayon? 2022. So need na talagang i-refresh. Pangalawa, yung gaspang nung under niya. So saan nagsisimula yung gaspang ng under nitong Joyride 200? Actually, hindi lang to sa Joyride 200, no? Para din sa lahat ng mga motor. Dahil po yan sa langis na gamit nyo. Pangalawa, dun sa pag-maintenance nyo kung ilan kilometer, kayo mag-change oil. Kasi kami dito, sa Bongs Motorcycle, ang recommended talaga namin is every 1,000 kilometer. Kahit anong motor. So, hindi ko alam kung ano sa kasa or ganyan. May mga kukontra dyan na siguro sabihin eh, ganito kasi sa kasa, ganito. Kayo po ang bahala. So, yung every 1,500 or 2,000 kilometer, ang tanong kung nakatipid nga ba kayo. So, yung ganong katagal na langis, ganong katagal na kilometro at araw-araw yung gamit ng motor, pwede po yan mag-cause na pagka-worn out ng parts, no? Kaya kung bakit nasisira ang makina, gumagaspang ang makina, dahil po sa hindi proper na pag-maintenance or hindi proper na pag-change oil ng isang motor. So, ito, i-refresh natin dahil medyo matanda na talaga yung Joyride, no? Lahat ng mga posibleng mahihinang pyesa, papalitan na po natin, mga ka-jegs. Ganun talaga eh, pag ni-refresh, talagang kailangan palitan may mga piyesang mahihina na, no? Kaya natin ito ni-refresh, mga ka-jegs, itong Joyride 200, dahil nga, magaspang na yung under, so ibabalik natin ito sa smoothness, yung takbo nito, babalik natin ulit sa pagka-bata, no? Sa pagka-virgin na takbo, gagawin ulit natin itong Joyride 200 ito dahil medyo matanda na nga itong Joyride 200 na ito. So, yun lang mga ka-jegs. Ito, panoorin nyo. So, ito na nga mga ka-jakes, ang nakalas na natin yung Joyride 200. Wala naman siyang problema sa overheat or kahit anong problema. So, mag-engine refresh lang po talaga tayo, no? So, kung makikita ninyo mga ka-jakes, ayan, ang kapal ng carbon deposit niya, pati sa piston, makapal na rin yan mga ka-jakes, kapal na rin ng carbon deposit. So, bakit natin ito i-refresh? Ibabalik kasi natin yung takbo na smooth. No, yung smoothness na takbo nitong Joyride 200. Ayun. Babalik natin 'yan kasi medyo magaspang na. Wala naman siyang problema sa overheat, sa cooling system, okay naman. So ibabalik lang talaga natin yung smoothness na takbo nitong Joyride. Kaya natin siya i-refresh. Ngayon, sinabay na natin yung panggilid niya, check na rin natin, dilinisin na rin natin. At the same time, kung ano yung mga nakikita natin mahinang parts, papalitan na rin po natin, no? Tulad nito. Ito, medyo okay pa naman. So, ibabalik na lang natin to. Hindi na tayo magpapalit ng bago. So, check natin yung mechanical seal din ito para mas gumanda rin yung takbo ng tubig or yung cooling system nito, mga ka-jigs. Magpapalit din tayo ng head gasket. No, automatic po yan. Pag inalas natin, papalitan na natin to para talagang smooth na smooth yung takbo nitong Joyride 200. So, yun lang. Magre-refresh lang tayo ng makina ngayon ng Joyride 200. Ayan po. Classic. Alright.